Para sa iyo, kabayan, ano ba ang ratings mo sa pagdating sa War on Drugs ni PRRD sa kanyang pamumuno? Kasi itong War on Drugs ay isa't ito sa mga plataporma ni PRRD bago pa po siya nakaupo sa Malacanang. Way back 2016, kung natandaan natin, ay ito talaga ang isa sa kanyang mga plataporma. At ang sabi niya po sa kanyang pangangampanya ay 3 to 6 months ay kaya niya pong tapusin ang pagsumpo sa droga. So nung nakaupo po si Presidente sa Malacanang bilang 16th President of the Philippines, ay libo-libo pong mga Pilipino ang nag-surrender sa kanya. Libo-libong mga Pilipino ang sumuko. So ang iba naman, sinabi na nanlaban at kaya po sila'y namatay. So ang iba, nagpasalamat po sila dahil sa pag-upo ni President Rodrigo Roa Duterte ay yung mga adik ay hindi na po gaano kadami. At syempre mga kabayan, kung ikaw ay bago pa po sa ating YouTube channel, BuzzBox TV, subscribe na at i-click na rin ang ating notification bell para updated kayo sa ating latest at upcoming videos. At syempre, bisahin nyo na rin mga kabayan ang ating Facebook page, BuzzBox TV. I-like at mag-comments na din kayo mga kabayan at mag-follow. So, ito mga kabayan ay base po sa sinabi ni isang journalist na makikita natin na isa sa mga journalist na sikat, ang sabi niya na failure ang War on Drugs ni PRRD. At ito naman, sinagot agad ito ni Senator Bato de la Rosa noong October 19, 2021. At ang sabi niya, sino si Tulpo para mag-judge na failure ang drug war? At sabi pa niya, noon hanga siya sa drug war. Ngayon failure na. Tanungin niya ang taong bayan, sino siya para mag-judge na failure ang drug war? Tanungin mo yung ordinaryong tao ngayon kung ano ang masasabi nila about sa drug war. Failure ba ito o hindi? Tanungin mo. So yun po ang kanyang statement patungkol sa sinabi na failure ang drug war. So ito namang isang journalist mga kabayan ay from the start ay hangang-hanga siya. Pero ngayon siya po'y kumandidato na sa pagka-senador. Ang akala nga ng lahat ito'y kakandidato sa pagka-vice presidente, pero hindi pala. Kasi dahil po sa nangyari na marami po sa kanyang mga subscribers ay nawala. At ito no, tumakbo na po siyang independent candidate bilang senator aspirant. At ito ang sabi ni General Bato de la Rosa, tanungin mo ang tao. So, ito mga kabayan, no, nakatandaan, sa pag-upo ni President Rodrigo Roa Duterte sa pamumuno sa ating bansa, sa kanyang unang taon sa kanyang pamumuno, ito talaga ang kanyang naging accomplishment, itong War on Drugs, na kung saan ay nakikita natin na marami po ang sumusuko at marami din po ang namamatay. At marami din po mga kabayan ang natutuwa na marami ang mga adik at ito'y hindi na po gaano ka talamak sa ngayon. So kung meron man mga kabayan ay iilan na lang. Oh, dahil po yan sa pamuno ni President Rodrigo Roa Duterte. So ngayon, ang sabi po ni ito pa si Madam Vice President Lene Robredo, ang sabi po sa kanyang statement about sa War on Drugs ng Duterte administration noong October 29, 2021, ang sabi niya, nakita natin over the 5 years, sobrang daming namatay. Pero ang question, nawala ba ang problema ng droga? Ang sagot, hindi. Okay. So ito mga kabayan, no, ay totoo ito, maraming namatay, madugo itong kumpanya laban sa illegal na droga. Yun nga ang sinasabi na maraming namatay. So nasolve ba ang problema? Oh, ito mga kabayan, kung
hindi lang itong nakikialam, no, ang ibang mga, o hindi lang ito binatikos, ay hindi po natin masabi kung ito'y natapos na o hindi. Pero kahit ito'y hindi po nagpatuloy, mga kabayan, kasi natigil po ito kasi umalma ang mga CHR at ang iba pang mga senador, ay makikita mo naman, no, ang accomplishment na mula sa pag-upo ni PRRD at doon po tayo nakilala, at doon po nakilala ang ating bansa sa ibang bansa dahil po sa war on drugs ni PRRD. Oh. So ito ngayon, kasi halala na po, mga kabayan, parang nag-iba na po ang sinabi ni Madam Vice President Lenny Robredo. Ito na, sabi niya. Oh, sabi niya, walang balak si Vice President Lenny Robredo na ipatigil ang ilang programa ni Pangulong Duterte sakaling manalo siyang presidente sa halalan 2022. Oh, ito, mga kabayan. Pero sabi niya, pero sa sarili niyang estilo ang ipapatupad. Oh, so ibig sabihin parang nag-U-turn itong si Madam Vice President, no, dati panaya batikos sa mga programa ni PRRD. Oh, itong sa COVID-19, panay batikos siya. Itong sa war on drugs, batikos siya. Pero ngayon, sinabi niya na ipagpatuloy niya ang programa ng Duterte administration. Baka ito na yung hinahanap ng mga DDS na continuity. O ano kaya sa tingin niyo, mga kabayan, no? O, parang biglang naiba ang kanyang statement, ang kanyang estilo. Ito ba kaya para makakuha siya ng suporta sa mga solid DDS? O ano kaya sa tingin niyo, mga kabayan? So ayan, no, nag-iba ang kanyang estilo. Dati sabi niya ay panay po na, no, from the start talaga nung naupo si PRRD ay panay po na talaga kasi sila naman talaga yung oposisyon. O sila yung kumbaga tinatawag nating kritiko ng ating Duterte, ni ang ating PRRD. So ang kritiko, pag sinabi mong kritiko, mga kabayan, kahit meron pong nagawang kabutihan, ang accomplishment ang ating presidente, kung tatanungin mo sila kung anong grado ang kanilang ibigay, ay siyempre, mga kabayan, ay sasabihin nila na failure or bagsak talaga ang ating pangulo, ang ating administrasyon sa kanyang pamumuno. Oh, ito. So ito, mga kabayan, no? At bukod dyan, itong isang sikat na broadcaster ay nagsabi na siya, nagbitaw na rin ng salita na palpak ang war on drugs ni PRRD, at nakatandaan natin ang isang general noon, si PNP Chief General Bato de la Rosa. At siyempre, at ang sabi niya, tanungin mo ang mga tao. So far, ngayon, mga kabayan, kahit yung mga kabataan doon sa Manila Bay, Dolomite Sand Beach at doon po sa CCP, nung naitanong natin sila, natanong natin sila kung bakit susuportaan pa rin nila itong si Sara Duterte kasi sila po'y nanawagan. At ang sabi naman nila ng mga kabataan, grupo ng mga kabataan, ang sabi nila na sa kay PRRD lang, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte lang, silang malayang pwede silang gumala paggabi kasi safety na. Kasi yung mga adik ay wala na. Yung ibang nagbibinta ng mga illegal na gamot ay wala na dahil nahuli na. So sabi nila, kampanti na sila, no, sa pamumuno ni PRRD. So yan po, mga kabayan, no? Yan po ang isa sa ating napag-usapan, no, sa ating panibagong video na kung saan ay makikita po natin dyan na pagpalapit na po ang eleksyon ay tila nagbago na po ang isang statement ng isang kandidato. Pero ito, mga kabayan, no, at least nalaman natin na marami pa rin ang natuwa sa yung tinatawag nila na palpak daw na pamumuno sa war on drugs, pero marami pa rin ang nag-appreciate. So hanggang dito lang po tayo ang ating panibagong video. O ulitin ko po, kung ikaw ay hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, BassBox TV, subscribe na at i-click ang ating notification bell para updated ka sa ating latest at upcoming videos. Siyempre, dalawin at bisitahin nyo na rin, mga kabayan, ang ating Facebook page, BassBox TV. At i-follow at i-like nyo na rin, mga kabayan. So maraming salamat po. Bye-bye. Thank you for watching BassBox TV.